got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Magandang araw po sa lahat. Welcome again to my YouTube channel. So, for this day, we'll discuss the composition of the crime scene investigation team. So, ano ba talaga itong crime scene investigation team? So, when we talk about the crime scene investigation team, ito ay isang grupo, di ba? Ng trained PNP personnel to conduct processing in the crime scene. So, the crime scene investigation, the team is done by a group of trained PNP personnel called SOCO team. So, ang tawag sa kanya is SOCO team. So, when evidence encountered needs special processing, di ba? If yung mga ebidensya is kailangan ng mga special na proseso, di ba? Due to its controversial and sensational cases. For example, yung mga murder, di ba? Yung mga crimes wherein the evidence will be proved if ever ma-process, di ba? So, the SOCO team especially is from what unit in the PNP should be requested. So, ito ay ma-request from the PNP Crime Laboratory Group. So, yung PNP Crime Laboratory Group is responsible for providing the SOCO team, di ba? Sila yung i-request, for example, yung investigation, di ba? Yung investigator mag-request na itong area na ito or itong crime scene is kailangan ma-process because the evidence na that needs, di ba? That needs to be presented in court is kailangan iproseso. So sila ay tatawag ng PNP Crime Laboratory Group. Then itong PNP Crime Laboratory Group, sila yung magpapadala ng SOCO team, di ba? So, i-request sila ng investigator. So, the investigator will request this group para for him, di ba? Para magamit niya yung ebidensya to be presented in court. So, what is the standard composition of SOCO team? So, ang SOCO team consists of the following. First is itong tinatawag natin na SOCO team leader, di ba? Ikalawa is itong evidence custodian. So, isa rin po yung driver. Then, the specialist for the technicians. So, general composition of the team. So, yung specialist or the technicians, ito yung mga forensic photographer, measurer, signature, di ba? Yung fingerprint expert, forensic chemist, examiner, medical legal officer. So, ito yung mga specialist or the technicians. So, for the information of everyone, yung mga hindi pa ilaalam, yung investigator, di ba? At yung SOCO team is different, di ba? So, hindi sila magkapareho. So, itong SOCO team is hindi nag-iimbestiga, di ba? For the information of everyone, baka lumabas ito sa board exam, di ba? Hindi sila nag-iimbestiga itong SOCO team. Sila yung nagpa-process ng mga ebidensya, di ba? Para hindi mabulok or ma-preserve yung evidence para win the court, di ba? Or when this evidence will be presented in court. So, ipipresenta ng maayos, di ba? Ng may time, di ba? Ng may level. So, ito yung trabaho ng SOCO. So, hindi sila magpareho ng trabaho ng investigator talaga. Kasi yung investigator is nandyan sa police station, di ba? Sila yung gumagawa ng report. At itong mga documentary reports na ito is pinapasa nila sa
sa prosecution to file the appropriate case sa mga suspect, di ba? So, itong SOCO team is nagpapasis lamang ng mga ebidensya. So, these are the SOCO team structure, the SOCO team structure, di ba? Para malaman nyo. Team leader, di ba? Yung team leader, mayroon din tayong photographer, di ba? Sila yung nagpo-photograph ng mga medium shot, di ba? Medium shot, yung long range, yung short range, di ba? Sila yung mga photographer. Then medical legal examiner. So itong mga medical legal examiner, sila yung mga doktor, di ba? Sila yung nagpo-prove if that victim is patay na talaga, di ba? Then sila rin yung nag-i-examine, gumagawa ng autopsy, di ba? Para malaman anong dahilan ng pagkamatay ng biktima. So ito yung mga medical legal examiner. Then measurer, sketcher, then forensic chemist. Itong measurer or sketcher, sila yung nagme-measure ng mga measurements. Yung distance between the evidence to the victim, yung distance between the evidence, the victim, and the fixed position, di ba? The fixed point. So sila yung gumagawa niyan. Then yung sketcher, sila yung nagdo-drawing ng rough sketch at ng finished sketch, di ba? So forensic chemist naman, sila yung mga nagko-collect ng mga chemicals, di ba? So ilalagay nila ito sa laboratory. So forensic chemist ito. Sila yung nagte-test, di ba? If that blood talaga is dugo ng tao, so ito yung trabaho ng mga forensic chemist. Then ito naman tayo sa firearm examiner or yung ballistician, di ba? Sila yung nag-i-examine if the bullet na nakita doon sa area is magmamatch sa mga armas na nakuha sa suspect. So ito yung mga firearm examiner. Or makikita nila or mapuprove nila kung ilang armas ang nandyan or ginamit sa pagpatay. They conduct examination para ma-prove that the bullet or yung armas is na-compare, di ba? So ito yung trabaho ng firearm examiner, di ba? Then dito tayo sa fingerprint expert. So sila yung nagkukuha ng mga fingerprint, di ba? Sila yung nag-i-examine if that fingerprints na nakikita sa area is talagang magmamatch sa suspect, di ba? Or sa victim. So ito yung trabaho ng mga fingerprint expert. Then lahat ng mga ebidensya is ilalagay doon or yung maghawid, o di ba, sa Bisaya maghawid. Nag-evidence is itong evidence custodian. Sila yung makikip ng evidence, di ba? Na nagkolekta ng mga technician sa SOCO. So ito yung SOCO team structure. So as we can observe, every rule is magagamit talaga, di ba? To preserve different kinds of evidence, di ba? To examine different comparisons or ma-prove talaga na yung suspect is nandyan, di ba? Nandyan sa area, di ba? Or nahilabtan, di ba? Nabisaya pa, nahilabtan niya yung biktima. So ito yung SOCO team structure. So thank you for watching. So ito yung SOCO team structure na discuss natin. So
So for more videos na mai-upload ko, so you can visit my YouTube channel. So salamat.